You are watching Upstrain and this is Adobe Photoshop Tutorial. Ang gagawin po natin sa tutorial na ito ay tuturo ko po sa inyo kung paano gumawa o mag-setup ng resolution, ng size, ng tarpaulin sa Adobe Photoshop. Okay, punta tayo sa ating Photoshop, then punta tayo sa file, setup muna natin yung resolution at saka yung size. Okay, new. Okay, dito sa new ano, ang gagamitin po nating unit ay inches. Kasi dito familiar tayo lahat sa unit ng inches. Okay. So, yung tarpaulin, kapag ka nagli-layout tayo ng tarpaulin, ito yung mga malakihang size. Tulad halimbawa ng plywood size, 4x8 feet. So, yung ginagamit natin feet, ano, kaya yung size natin, i-convert pa natin sa inches. For example, ay 2 feet by 2 feet. So, ilang inches yun, ano? So, 2 feet ay 24. Okay, by 24 inches, halimbawa, ano? Then, yung resolution, kapag tarpaulin yung ginagawa natin, ang resolution ay 72. Okay, 72 pixels per inch. Ano, yung iba tawag nila ano, yung iba resolution, yung iba ay DPI, dot per inch. Okay, bakit 72? Okay. Meron akong chart dito, ano. Titingnan po natin yung chart. Okay? Ito 'yun. Okay, dito maintindihan natin kung bakit 72. Okay, kung titingnan po natin 10 DPI, 72 DPI, 300 DPI. Okay, may pagkakaiba sila sa appearance ano. So ang 10 DPI medyo malabo. So 72, okay, medyo okay siya. And 300, ito yung actual size ano, 300 DPI dot per inch, yung resolution niya. Okay, so ginagamit po natin sa tarpaulin palagi ay 72 DPI. Kasi habang tumataas yung DPI niya, habang lumalaki yung DPI, maliwanag siya, naging detalyado. Pero yung size naman ito ay tumataas din. Kaya 10 DPI versus 300 DPI, mas mataas yung 300 DPI. Mas malaki yung file na 300 DPI. Kaya magsasuffer yung ating memory, yung ating computer kapag tinaasan natin. Ano. So ginagawa lang natin yung 300 DPI pataas kapag ang piniprint natin ay paper size lang. Ano. Okay, since ang gagawin po natin ay tarpaulin, 72 resolution tayo. Okay, color mode, RGB, o minsan ano, CMYK. Okay, dito sa color mode, kapag sinelect po natin yung grayscale, kahit may color yung gagawin natin, grayscale pa rin yung lalabas dito sa ating layout. Kaya ang color mode natin, either RGB or CMYK. Pero kamitan CMYK, ano, yung printer natin. Ano. Okay, background, white. Okay, so na-setup na natin ito. Pag-click natin okay, ito na yung ating size and ready na tayo mag-layout. Ano. Okay, so sa layout, ano, ilalabas po muna natin yung layer kasi dito tayo, napakalaga ng layer ano, dito sa Photoshop. Okay, layer. Anytime magagawa tayo ng panibagong element dito, kailangan magawa tayo ng layer. Okay, for example, gagawa tayo ng background. Okay, gagawin natin, mag-new, click natin to, new. Then, saka tayo maglagay ng background, ano. Okay, for example, lalagay tayo ng gradient na background, ano. Okay, for example, ay yung gradient sa Photoshop, ano. Okay, dito, click natin yung red na to. Click natin yan, pili tayo ng color. For example, ay itong color na to. Then, click OK. Then, sa baba niya, click natin. Hanap tayo diba yung iba pang color. Okay, medyo dark. Okay, click OK. So, ayan. So, maggagawa tayo ng gradient, magbe-blend tayo ng color from here, papunta dito na color. Okay, using the gradient tool, ano. Okay, dito yan, gradient tool. Okay. Nagagawin natin, layer 1, click, drag. Okay, so ayan na. Meron na tayong background. Ngayon, kung gusto natin ng iba pang background, hindi na tayo gagawa ng background, gusto natin ilapat na lang yung background dyan, pwede naman tayo mag-download ano kay Google ano. Ayan. May iba-ibang mga background dyan ano. Okay. For example ito, click natin. Ayan. For example ay right click, copy image. Then punta tayo dito sa ating project, okay, dito sa Photoshop, then edit, image edit, paste. Ano, ayan na siya. Okay. Pag meron tayong element dito sa pag meron tayong element dito sa loob ng layout, gusto nating i-resize, i-transform natin, keyboard shortcut ay Control T. Ayan. Okay, so pwede nating i-resize ano.
Okay, andun natin. Okay, sa pag-resize ng image dito sa kapag gumagawa tayo ng tarpaulin, yung rules kasi dyan ay dapat yung pag-scale natin ay proportion. Ibig sabihin, pag niresize natin yan, hindi siya humahaba, hindi rin siya tumataas. Okay, Ctrl-Z mo natin, undo. Okay, para magawa natin yan, iltapat natin sa kanto, then ipindutin natin o hold natin yung shift key, then hatakin natin pababa. Ayan, proportion yan. Okay, proportion siya. Okay, hindi siya hindi na i-stretch yung ating image, yung ating graphics. Okay, proportion siya. Proportion siya. Okay? Lalo na kapag naglalagay tayo ng logo. Ng logo, for example, maglagay tayo ng logo. Okay, hanap tayo ng logo. Okay, yung ating logo, for example, ay... Okay, ito ang ating logo. Upstrain, click, drag. Dali natin doon sa ating Photoshop. Ayan. So, pag niresize natin yan, transform. Okay, malaman mo siya pag transform. Okay, Ctrl-T. Okay, Ctrl-T. Ayan o. Pag bounding box niya lumalabas, ibig sabihin pwede natin siya i-transform. Okay. Shift key. Hold natin yung shift, then i-drag natin. Okay. Then check natin. Okay. So, ito na. So, meron tayong logo. Kapag gumagawa tayo ng tarpaulin, ingatan natin na huwag ma-stretch yung ating logo. The same thing sa picture, sa photos na ilalagay natin sa ating tarpaulin. Dapat hindi siya na-i-stretch. Okay, proportion yung ating pag-resize na. Okay, so meron tayong logo. Ano pa bang ginagawa natin nilalagay sa tarpaulin? Text. Okay, text. Dito sa text, punta tayo dito sa type tool. Okay. Okay, ang gagawin natin, click, drag. Automatic, gagawin siya ng layer. Click, drag. Okay, automatic yan. Layer 3. Pag may T, type tool, text. For example, upstrain. Okay. Hindi makita kasi ang color ng ating text ay yellow. Okay, click natin. Click, drag. Ito, palitan natin ang color. Gawin natin ng black. Okay. So, ito yung size. Okay, dito sa size ng font, typeface, itapat nyo lang yun dito. Kung makita nyo yung arrow left, arrow right. Ang arrow right, pag hini-click, drag to right, lalaki. Click, drag to left. Hold natin yung mouse. Drag to left, liliit. Okay, so pupunta tayo sa right. Okay. So, ayan. Okay, meron na siya, Upstrain, meron tayong text, Kung gusto natin ilipat yung ating text, okay, selection tool, click natin, move tool. Okay. Kung saang layer yung nakaselect, yun yung pwede natin i-move. For example, yung logo. Select natin yung logo, pwede natin i-move. Pag hindi naka-select yung text, hindi natin yan ma-move. Ito kasi naka-auto-select. Ang ginawa ko kasi dito, i-check ko ito yung auto-select. Pag saan natin natapat yung ating mouse, pag kinlik natin yan, auto-select. Ayan. Pag hindi naka-auto-select yan, uncheck natin. For example, ito upstrain. Hindi siya naka-ano. Hindi natin may select yung upstrain. Kasi hindi siya naka-auto-select. Pag check natin yung auto-select. Pag tinapat natin yan, automatic. Okay, check natin yung auto-select para tayo mahirapan. Okay, so ano pa bang nilalagay natin sa ating tarpaulin? Okay, graphics at saka text lang naman, Okay, dito sa text, kung titingnan po natin, yung text po natin, ang dapat, kapag nagpili tayo ng color ng text, dapat contrast siya dun sa ating background. Okay, for example, light yung background. Kung light yung background, yung text natin, automatic gawin nating dark. Pag dark yung background, automatic yung text natin gawin natin light. Para mabasa ka agad siya, makita siya. Okay. Tapos dun sa typeface, dun sa font, okay, ang gagamitin natin ng mga typeface ay as much as possible ay yung mga readable. Okay, yung sans serif, yung walang buntot, malinis. Yung trend ngayon kasi pagdating sa typeface, sa mga title ay yung mga sans serif, yung walang buntot, yung malinis, readable. So, yun yung gagamitin natin kapag nag-layout tayo ng ating tarpaulin. Okay? So, yung color naman, So, bukod doon sa contrast ng color, kailangan i-limit natin yung ating color as much as possible ay dalawang color lang ng text. Pwede na yun, Huwag tayong maglagay ng maraming color, iba-ibang color ng text, ng typeface, iba-ibang color sa ating layout.
Okay, so rules yun sa layout, ano, na as much as possible 3, hindi lalagpas ng 3 colors yung ginagamit nating text o typeface sa ating layout. Okay, so subukan po natin ang setup na ito. Then pag natapos na natin, punta tayo dito sa file. Okay, save as natin. Okay, gagawa muna tayo ng PSD file, ano, Photoshop file. Okay, in case, okay, dito, then save. Save, click OK. Punta tayo sa file, save as. Ito na yung isi-send natin, ano, JPEG format, ano, JPEG format. Okay, dito sa save as type, okay, JPEG format. Okay, then save. Okay, click OK. Ano, kung gusto natin na, kung gusto pa natin, o meron pa tayong i-edit, okay, dito tayo sa, okay, dito punta natin sa desktop. Okay, ito siya, ano, ito yung JPEG file, pwede na natin i-send yan sa ating printer. Okay, ipiprint nyo na yan. So, as is yan, hindi nyo na yan ma-edit, ano, pero kung gusto natin, may, meron pa tayong i-edit, ito yung isa-send natin sa kanya, PSD file. Okay, so, ganun lang kasimple, ano, ganun lang kadali maggawa ng tarpaulin, mag-setup ng tarpaulin, yung resolution niya, yung size niya sa Adobe Photoshop, ano. Ngayon, baka matanong po ninyo, paano pag naglagay tayo ng image o ng photo, for example, i-delete natin yung background, hindi kaya ay tanggalin natin yung background, lalo na dun sa buhok, hindi kaya ay smooth natin yung skin ng ating subject, nung picture doon sa ating tarpaulin, magagawa rin natin yan sa Photoshop, ano. Pwede natin sundan yung link sa description ng tutorial na ito. Sundan natin yung iba pang tutorial ng Photoshop na doon makikita pa natin din sa ating channel. Okay, so thank you for watching and please like and subscribe sa ating channel, Appstrain. Marami pong salamat.